i-reject ng ni Ala ang ibang milyon. Ngayon itong sa ito tanong niya sa panglimang tanong. Eh kung ni-reject, bakit nakasulat sa Quran ang Kristiyano? So ang binanggit niya, isulat niya nandoon na yung mga taong natanggi, yung mga reliyon ngayon, ay mapasa inferno. So second stand na ito, no? Sa second stand, tatayo muli si Brother Mentor. I-rebat niya yung mga statement sa kanila. Mag-Muslim ka na! So, second step na po sa ni Brother Mentor, no? Ito, 15 minutes. Ika-counter mo na lahat, bro, yung mga, ano, lahat, ibanat mo na kasi sa third stand, wala na eh. Pukuso na yan, ibalik muli yung status stand mo, okay? 15 minutes, timer, ano? Okay. 15 minutes. Sabi nila doon sa Quran, mapupunta rin sa impyerno yung Kristiyano. Nabasa nila. Babasa na naman ako ng Quran nila. Hindi na po ako gagamit ng Biblia. Puro Quran na po. Sabi po lang po. Huwag po kayo mag-react. Quran po ito. Sabi niya yung kaligtasan daw, itatapon daw sa impyerno ang mga pagano, ang mga Arabo. Tanungin nga natin yung Quran kung nabasa nila po. Surah 262 sabi, katotohanan, parang humina yung mic ko yata, ang mga sumasampalataya naniniwala kay Muhammad at sa Quran, mga sumusunod sa kasulatan, ano yun? Torah, mga batas, mga Hudyo at mga Kristiyano, mga Hudyo at mga Kristiyano at mga Sabiano na nananampalataya kay Allah sa huling araw ay nagsisigawa ng kabutihan sa kanila ang gantimpala. May gantimpala tayo! May gantimpala tayo! Ayon sa Allah! May gantimpala! Bobo! Bobo! Ang inyong ano, Bobo! Sabi sa impyerno, bakit nagtimpala kami? Bakit? Itindihin mo. Ayun ang Quran po, hindi pa ako mababasa ng Biblia. Ayan, sa inyo ang gantimpala. Ayun. Mayroon po, sila walang sinabi doon. Ano sinabi? Hudyo, Kristiyano, Sabiano, kayo ay may gantimpala. Ultimo yung Quran nila, nagpapatunay na ang reliyon talaga Kristiyano. Babasahan po natin, at ang reliyon ni Jesus, Kristiyano. Babasahin po natin. Ito po, buran niyo po ito. Umingay na po kayo kahit na galing niyo nila ako sa ingay, hindi po ako kayang ibahin ang ingay niyo. Sanay mo ako sa bibig. Sanay na sanay ako. Ito po, sabi. Sabi po ng Quran niya. Katotohanan. Katotohanan. Inyong matatagpuan sa lupon ng mga tao na may pinakamatinding pagkapot sa mga sumpasampalataya, mga Muslim. Aba, may pagkapot sila. Bakit daw? Ay mga Hudyo at mga Musrik, mga pagano mapagsamba sa Diyos-Diyosan. Walang pananampalataya sa kaisahan ni Allah. Eto na. At inyong matatagpuan, and you will be found, yeah? At inyong matatagpuan, na may pinakamalapit, okay, pakinggan nyo.
na may pinakamalapit sa pagmamahal sa mga sumasampalatayang Muslim ay sila na nagsasabi, kami ay mga Kristiyano na sumusunod sa relihiyon ng Mesiyas. Aba, Kristiyano pala, relihiyon ng Mesiyas? Ha? Ha? Muslim, Kristiyano eh. Kristiyano, ano bakit? Mr. Moderator, paki-stop the clock. Nagre-react. Hindi na po ako gagamit ng Quran. Ay, ng Biblia. Quran po lahat. At turo. Ayan. At turo ng kanyang ebanghelyo. Aba, turo ng ebanghelyo. Hindi turo ng Quran, sabi. Turo ng ebanghelyo. Ah? Ito'y, sa kadahilanan kabilang sa kanila ay mga pare. Ayan. Mga monako. At sila hindi palalo. Hindi pala mayayabang. Nakita niyo na? Bagamat sila inilalarawan na may katarungan, mapagsamba at mapagpakumbaba, kasama na rito ang pagsunod sa katotohanan sa pagkamakatarungan. Allahu Akbar! Ang ganda! Ito ba sabi ng Quran? Ayos ka, bro. Ito ba? Pakinggan niyo sabi ng Quran niyo, ha? Ah, sabi ng Quran, hindi ako natutulas. Panoorin niyo. Sarili niyo ang Quran, nagpapatotoo Kristiyano. Hindi po Islam. Ito pa. 2180. Ang ganda nito. Ha? 2-1 Asura 2-1-20 Anong sura yan? 2-1-20 palitan natin ang sura, masyado mahaba ito. Pero babasahin ko pa rin. Ilang oras pa ako, kapatid? Ah, 10 minuto pa. Okay. Ngayon, babasahin ko po ito. Sabi na lang. Babasahin ko po ang reparasya niya. Sabi po ng reparasya niya. Sabi po ng reliyon ninyo, sabi ng reliyon niya, si Abraham daw, Muslim daw, sabi ng mga referansya, Abraham. Ano? Tradition of Hebrew, the founder of Judaism. Judaism po siya, hindi po siya Muslim. Ha? Ano mo po ba yung Islam? Oh. Ano yung reliyon ninyo? Lahat yan, ilagay yung mga Islam. Ano pa yung reliyon ninyo? Sabi rito, Islam, major world religion founded by Muhammad. Aba, si Muhammad lang ang gumawa. Another Quran siya, kapatid. Islam, founded around 622. Founded by Mecca Arabian Peninsula founder Muhammad. Another pa. Pero reference siya po. Sige, makulat ka na. Ano wala niya sa Islam? Ito po, inyo po ito. Ang founder po dito, si Muhammad pa rin. Bakit? Si Muhammad po, for your information, na-influensyahan po yan. Ano libro ito? Hindi mo rin, pakita mo. Tingnan mo lang kung ano kinukuha nilang libro, ha? Sino ba gumawa ng libro niya? Ipagkita, wala naman sinabi ni Muhammad na siya. Bilang gumagawa. Islam religion! Ito po. Muhammad and religion of Islam.
Islam is major world religion belong to the Semitic family. It was promulgated by Prophet Muhammad, hindi po si Allah. Ah, bakit po? This article, this with the founding of Islam by Muhammad. Ayan. Ang tanong ko, Quran ba yan? Quran. Okay. Tutusan niyo po yung mga binigay kong sitas. Ngayon, bago po ako bumanat. Ang tagal. Yung binasa niya po sa katekisim, nagtataka ako, nagpaliwanag siya. Ang tinutukoy po, hold ba na yung oras, ano? So, itong pangalawang standing mentor, titibagin niya lahat yung mga itinayo ni Ustad na titibagin niya na yung Islam ay hindi tunay na religion. Kasi kung bumanat ka ngayon, ay hindi pa maubos. Tusin mo na. Labi mo na lang. Ito. Okay, okay. Lahat na itinayo, itibagin mo kasi wala naman, hindi walang tibagin. Inibag ko na po, hindi po yung galing kay Allah, kay Muhammad. Ito pa po, Islam, Arabic God monotheism founded by Muhammad. Ayan, ano po ito? Puro world history po ito. Mga referansya. Ni isang referansya rin na napamukhang ina si Ustad. Wala namang nakalagay na galing kay Allah. Bakit po? Ayon po dito sa Life of Islam, kung babasahin niyo po, si Muhammad po ay Quraishyan. Quraishyan, isang pagan na na-impluensyahan ng Judaismo at ng Kristiyano. Yan dapat niyong alamin. Ha? Alamin niyo yan. Bumanit ng referansya yung kapatid ko. Katekisim of the Catholic Church sa Blanca Interpretasyon. Actually, ang Catholic Church, lahat po ng tao gusto maligtas. Hindi po namin inaantin ang kaligtasan. Kaya nga tinalagyan Universal Church. Ang nakalay dito, kahit kapatid ng Muslim, pwede kang masave ang linaw-linaw. Hindi naman sinabi dito yung ano, Islam eh. Sabi lang, kahit kapatid nating Muslim yan, meron din kaligtasan yan. Hindi sila kunin ang dinar. Nagtataka ko, sila nagpaliwanag nito, hindi naman to kanila. Grabe, ito pa yung binigay ni referensya. Ang kaligtasan po ng Christianity, pang lahatan, kaya na universal. Hindi lang namin inaantin yung kaligtasan. Kaya po, sabi lang, gusto po naman. Gagamit sila ng referansya sa Bieta. Ang dami ito pong referansya na nagpapatunay. Pero kapatid, hindi mo nalang po. Ito po kung saan. Tumidikit-dikit ka dyan. Nakita nyo po. Ang dami kong mga referansya founded by Muhammad. Hindi po founded by Allah. Wala po kayo mga bibigyan na yung alam nyo nagtayo ng religion. Dahil itong alam nyo na to, alam po ba sa history, ito po ay moon god. Moon god daw, moon god. Ngayon, ang aming topic, patutunayan sa Biblia, Quran, at referensya. Wala po sila sa Quran. Seventh century lang yan. Kaya nga binabanggit ang reliyon ng Kristiyano. Sinabi ko po ha. Kaya nga binabanggit ang reliyon ng Kristiyano dahil naon kami, sabi dito sa Quran, ang uling reliyon sa matumatay ay Kristiyano. Nakita mo na? Ako si yan. Tama siya.
pasagot. Ang usapan din natin, huwag kong nagdamat yun, bakit kayo nagre-react? Bakit kayo nagre-react? Saan sabi niyo, bawal ang tao yan. Sa ngayon, ngayon nila, taga ko, Oral, Biblia, at referansya. Kayo, ilatag niyo ang referansya niyo, ang Biblia namin, at ang Quran niyo, na nagpapatotoo na nilin ni Allah ay Muslim, ay Islam. Kaya ang sabi ni Yesu, ni Abraham, gawin mo kami Muslim, gawin. Pwede, magiging Islam, magiging Muslim sila. Bakit? Ano sila dati? Judaismo. Hindi sila Muslim. Kapatid, ang linaw-linaw ng Quran niyo nagsasabi, ha? At wala kayong binanggit kahit isang talata. 2 minutes. Sa Biblia namin, na ang reliyon ni Allah ay Islam, wala. Pero ang reliyon ni Sano, paulit-ulit na tinutukoy. Ngayon po, kung sinasabi na Arabic daw, ano ba ang Kristiyano sa Arabic? Kung talagang alam niyo. Ano po ang Arabic sa Kristiyano? Nasrani! Nasrani! Nakasulat po ba yung sakuran niyo? Oo! Nakasulat Arabic po. Eh! Nakasulat! Ay nanito sila na ang Kristiyano nakasulat! Pero sila hindi! Bubu yata to eh! Walang alam! Kaya nga sabi ko dito sa mga kapatid natin dito, ha? Tumahimik, meron po kami rules. Ngayon kung nasasaktan po kayo, pasensya na po! Kasi bubu kayo, wala kang alam! Opo, sabi, Islam, major world religion founded by Muhammad. Tinatanggap ko po. Mr. Moderator, pwede mong basahin ko sandali? Okay. Ituloy ko po pagbabasa. Okay. Ang sabi po dito sa page 942, Islam is a strictly monotheistic religion and its adherents called Muslims regard the Prophet Muhammad as the last and most perfect of God's messengers who include Adam, Abraham, Allah Akbar! Is that clear? Bubo! Bilasan mo nga dati. Tinuloy ko lang.
Diyos. Moderator. Ayun na, tahimik lang ako eh. Ako naman magbabasa. Islam is a strictly monotheistic religion. And it's adherent to Muslim. Regard Prophet Muhammad as the last and most perfect of God's messengers, who include Adam, Abraham, Moses, Jesus, and others. Is that clear? Malinaw na malinaw! Malinaw! Wala rin ang tutol itong libro eh. Putata! Walang tanong. Kapate! Wala! Wala na! Wala na! Wala na! Ano na lang pinagkatanong? Ano na Oh, ito, pangalawang tanong. Oh, binibigyan ka pa ng ituan. Dali, parang di mo ka. Wala ka na mag-alas ko kayo. Ayaw basahin ko sa umpisa. Okay, pangalawang tanong. Kanina sinabi mo ang Katoliko ang talagang tunay na reliyon. Pwede pa kitang matanong, ang dami-dami mong libron dala-dala. Sa mga libro mo. Nakalagay ba dyan kung kailan naging official na pangalan ang Iglesia Katolika Apostolika Romana? Meron ka bang dala-dala dyan? Meron po. Kailan po nagsimula? Ito po, babasahin po. Iglesia, kasi yung official na name eh. Iglesia Apostolika Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kailan po naging official name ang Iglesia Katolika Apostolika Romana? Alam ko ba di ba natatatag? Meron po ba wala? Kung wala, okay lang. Relax lang. Kailan nagsimula naging official name ang Iglesia Katolika Romana? Roman Catholic Church. Basahin mo na! Basa. The history of the Roman Catholic Church began in an upper room. Nasa Acts chapter 1 yan, in the following book. Began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. Leo, Iglesia Apostolica. Ito na nga, Roman Catholic Church na nga eh. About 120 persons were gathered. They were followers of Jesus Christ. Jesus founded this church to carry the message salvation of men. Meron po dyan nakalagay Iglesia Katolika Apostolika Romana? Yung church, wala po. Ang Iglesia po, Kastila po. Nakalagay po Iglesia Katolika Apostolika Romana? Sinabi po Iglesia Katolika Kastila po yan. I-English din natin, Roman Catholic Church. Nasa ba? Ayaw nila ng English, gusto nila Kastila. Ano ko ba pa sila Kastila? Okay lang eh, informative naman ko. Ang tanong, kailan nagsimula naging official name yung Iglesia Katolika Romana? Sabi niya, referensya, di ba? Oh, kailan? When? Kailan nagsimula? Ay, yung naka-highlight. Ito sa page 281, ano?
281 na tanong. The new book of knowledge. Nawa ko mo to. Nabasa ko ba? Nabasa ko ba kapatid? So nakasulat dito sa new book of knowledge. Page 81. Paragraph 1, Roman Catholic Church. The history of Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. Sabi mo, binanggit yung Kristiyano sa Surah Al-Maida. At yung tanong mo ito, di ba? 582. Sa 582, sabi mo, 83, sabi dito, Verily, you will find the strongest among men in enmity to the believers who are the Jews and those who are al-Mushrikun. And you will find the nearest in love to the believers, those who say, we are Christian. Dito ba nakalagay ang Kristiyano maliligtas o hindi? Nakalagay ba maliligtas ang Kristiyano rin? Apo, yun ang tanong ko. Doon sa sura na yun, isinulat po roon na ang tunay na reliyon ni Jesus ay sumusunod sa kanila ay Christian. Ngayon, sinabi ko po, daan daw maliligtas. Basahin po. Hindi, doon sa particular na talata na yun. Ayusin lang ang tanong. Mapupunta po ako dyan. Doon pa ba sa chapter 5 verse 82? Nakalagay po ba maliligtas sila? Nakalagay po, tinatanong yan, letra po letra, kung maliligtas. Okay. Ang topic po namin, hindi po kaligtasan, kundi tunay na reliyon. Yun naman ang sinabi mo kanina. Tinatanong nga sa'yo! Sandali. Ginawin natin. Ginamit mo yung plan namin eh. Nabasa ko reliyon, hindi kaligtasan. Ayaw mo. Binasa. Ginamit mo ang plan namin. Sabi mo, tunay na reliyon. Kristiyano, Christianity, ayon sa Quran. Ulit ang tanong. Doon po ba sa chapter 5, verse 82, nakalagay po ba doon ang tunay na reliyon, Christianity? Okay. Nakalagay po ba doon o hindi? Nakalagay po roon, kami, ito ha, nakalagay ha, hindi po ako nagsasabi. Opo, opo. Ay mga Kristiyano na sumusunod sa reliyon ng Mesiyas. Hindi po. Ano daw? Na nakalagay po ba doon? Kristiyano, si Kristo, ayon sa Quran nila, binasa ko lang po. Yun po ang sagot ko. Sandali. At tinatanong natin doon kung tunay na reliyon po. Pangalawa, ginamit mo... Pangabat na. Okay. Nakalagay po, reliyon. Kanina binasa mo chapter 5, chapter 2, binasa mo kanina yung verse 62. Surah Al-Baqarah, chapter 2, verse 62. Okay. Ang sabi mo rito, may kantimpala ang Kristiyano at saka Hudyo. Parke ba may kantimpala? Nakalagay po doon, kantimpala. Opo. Yung sino po magkakaroon ng kantimpala? Ang mga Sabiano. Opo. Ang mga... Pakiulit po, basahin natin doon. Opo. Chapter 2. Verse 62. Pakibasa po. Katotohanan. Sino po yun? Sandali lang po, hindi po. Sige. Katotohanan. Ang mga sumasampalataya. Sino po yun? Sandali lang po, binabasa po. Naniniwala kay Muhammad. Yeah. At sa Quran, teka mo na. Ang mga sumusunod sa kasulatan, Torah, yun po yung kanak. Opo. The Book of Moses. Mga Injil, Ebanghelyo. Sa amin po, may ka-Ebanghelyo kami. Mga Hudyo. Opo. Mga Kristiyano. At mga Sabiano, yung Sabian Church. Opo. Nananampalataya kay Allah. At sa uling araw, ay nagsisigawa. Teka muna, nagsisigawa ng kabutihan sa kanila ang gantimpala, biyaya
mula sa kanilang Panginoon at sila ay walang dapat pangambahan. Wala tayong pangambahan.